Showbiz fanatics, Eric Santos hindi nga daw di umano ng hinayang kay Angeline Quinto. At Mr. Eric Santos may naging praning or inatake ng anxiety. Bakit kaya? Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Nagbigay ng reaction si Eric Santos tungkol sa ginawang pag-amin ni Angeline Quinto kamakailan lang. Naibahagi kasi ng dalaga sa publiko na mayroon na siyang bagong kasintahan ngayon. According to Mr. Eric Santos, matagal ko na pong alam yun. Kaso lang kasi ako ay never ask her kasi parang nahihiyari na ako mag-ask. Siyempre kahit naman sino po, diba, kung wala ka naman kinalaman doon, ba't kailangan mo tanungin? So hinintay ko lang po siya na magsabi sa akin about doon sa boyfriend niya, bungad ni Eric. Wala naman daw naging problema sa singer nang ipagtapat ni Angeline ang tungkol sa nobyo nito. Nung inopen up niya sa akin, okay naman po, wala naman pong problema. Saka kami naman ni Angeline, na-build na namin yung friendship namin na kahit anong mangyari, palagi kami nandyan para sa isa't isa, giit niya. Ito po yung statement ni Mr. Eric Santos sa kanyang latest interview with Tito Boy. So matatandaan, nagkaroon din ng special na ugnayan sa pagitan ni na Eric at Angeline. So if you remember na maraming beses pong tinatanong si Eric at si Angeline Quinto kung totoo bang nagkaroon sila ng relasyon, pero giit nilang dalawa. Parehas naman po sila ng statement sa kanila mga interview. They said na hindi po sila nagkaroon. Kumbaga naging friendship lang talaga silang dalawa dahil they even tried to have their relationship but it doesn't work anymore. Ito po yung kanyang statement nung ini-interview po silang dalawa. At ganun din si Miss Angeline. They even tried the relationship pero it end up na parang talagang hindi sila swak sa isa't isa. Hindi naman umano nakaramdam ng panghinayang ang binata at sa halip ay masaya para sa buhay pag-ibig ni Angeline sa kasalukuyan. Medyo nag-isip, wala naman pong panghinayang, nag-isip lang na okay, meron na. So masasabi ko na we tried naman, kapag hindi siguro ukol, hindi talaga para sa iyo. May mga magandang plano si Lord para sa atin, nakahulog ang pagtatapos ng singer. Quote and quote, when Eric Santos said that okay, meron na, para bagang sinasabi niya sa kanya pong statement na okay, sabi niya. Kumbaga parang naghihintay siya eh. Humopia din itong si Eric Santos eh, na in the end eh talagang sila yung magiging magkakaroon sila ng totoong relasyon ni Miss Angeline. So yun nga, nakikinikinita ako na rin yung naging reaction nitong si Mr. Eric Santos matapos yung kanyang mga statement na ito. Pero sabi niya nga hindi naman siya nanghihinayang kung nagkaroon man ng boyfriend or non-showbiz boyfriend itong si Miss Angeline Quinto, dahil masaya naman siya kung ano man yung bagong blessing na meron po siya ngayon. And marami rin po ang maraming mga netizen at mga angelic fans and angelic warriors ang talaga namang hindi nagustuhan yung statement or yung nangyari nga kay Miss Angeline na nagkaroon siya ng non-showbiz boyfriend. At hindi pa nila matanggap na ang ipinalit ni Angeline kay Eric Santos sa isang single dad. Kumbaga meron ng dalawang anak. Pero gusto ni Angeline na mas maging privado nga yung estado o yung profile o yung pagkatao ng kanya pong non-showbiz boyfriend. Sa ngayon, inaasahan ni Angeline Quinto na siya po ay manganganak na this 2022. According to her interview with Purple Chair Tito Boy Abunda, na inaasahan niyang lalabas ang kanyang baby this coming April. So inaasahan din ng lahat na sana si Eric Santos ang maging ninong, 'di ba? Second father. And maaaring nagtatanong ang lahat kung bakit hindi pa nagpapakasal itong si Miss Angeline Quinto sa kanyang non-showbiz boyfriend. According to him, mas priority po niya yung kanya pong magiging anak kaysa sa ano pa mang bagay. So yun po yung kanyang pinaka-eksaktong mga statement patungkol po dun sa kanya pong sinapit. Pero meron pong isang bagay na inamin din si Eric Santos tungkol po sa kanyang pinagdaanan. Si Eric Santos po pala ay nakaramdam or kumbaga settled na po pala siya. Sabi niya, Eric, hindi na purdoy sa pandemya. We know na lahat po tayo ay talagang dumanas ng katakot-takot na pagsubok at problema ng mga dumaan na pandemic. Pero hindi doon
natatapos ang buhay niya, lalo na ni Mr. Eric. Sabi niya po ng isang write-up patungkol sa kanya, si Eric Santos po ay masinop sa pera. Kaya nakapag-ipon. Hindi siya kagaya ng ibang singer-performer na pinadapa ng pandemya at panay ang daing. Alam naman natin na sobrang naapektuhan ng music industry since bawal nga ang mga live concert at events na siyang main source of income nila. Ngayon lang ulit lumuluwag at nagkakaroon ng live show, pero may limitasyon pa rin sa bilang ng manonood. Salamat sa Diyos kasi napaka-importante po talaga na may naipon ka. Napaka-importante ng marunong kang maghawak ng pera, lahat niya, nang makapanayam siya sa launching ng kanyang bagong Christmas single na Paskong Kayakap Ka. At aminado siyang malaking tulong ang kanyang savings sa pag-survive. Buti na lang talaga nakapag-save siya. So, nagpapasalamat po ako kasi kung nawaldas po ako before, siguro medyo mahirap din po siguro ako ngayon. Pero dahil nga sa yun mga kahit paano may naipon, di po naging ganun kahirap para sa amin. So, ito po yung kanya pong pag-amin tungkol nga sa kanya pong, kumbaga marami kasi sa mga artista ngayon, actors and actresses na talagang sobrang dumanas talaga ng hirap, lalo-lalo na ang mga taga ABS-CBN dahil sa pagkawala na rin ng kanilang prangkisa, at the same time dumaan din ang pandemya. Pero inamin din niya na nagkaroon siya ng anxiety dahil sa pandemic. Ang hirap eh, kasi for someone na talagang busy talaga, alam mo yun, ang dami-dami ginagawa, biglang nahinto. So nagkaroon ako ng parang anxiety tulad ng ibang tao na rin, ng mga nakakilala ko sa industriya, nagkaroon din sila ng anxiety bulalas na magaling na singer. So yun po yung kanyang, happy naman siya ngayong situation dahil unti-unti nang bumabalik sa normal. Nakapag-release na rin siya ng bagong single ng Paskong Kayakap Ka, at ito'y Understar Music composed by Jonathan Manalo. Mapapakinggan ang Paskong Kayakap Ka sa ABS-CBN Music YouTube channel sa iba't ibang digital platforms. So yun po, so ibig sabihin, nai-enjoy naman ni Eric Santos yung kanyang career ngayon. Kahit na dumaan po siya sa napakaraming pagsubok, and at the same time, isa rin sa mga nagpasakit sa kanya, eh kasi nasahan niya rin kasi talaga na meron sila or magkakaroon sila ng relasyon nitong si Miss Angeline. Pero nauwi lang talaga sa friendship. Pero hindi naman sila friendship over. Kumbaga is talagang inamin niya rin na masaya siya at hindi siya nanghihinayang kung ano man yung nangyari sa buhay ni Miss Angeline Quito ngayon, dahil nakikita niya kung gaano kasaya ang kanyang kaibigan. And that is the only thing that he can give to Miss Angeline, his happiness for other people. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.